Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA updates. Si Chris Newsom daw planong kunin ng SMB at si Terrence Romeo tiyak matutuloy na daw sa Barangay Ginebra. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisan ng kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Joshua Giray ng Tondo, Manila, Alex Prado, Anthony Lakialon, Ramsud Angkako ng Cebu City, Katz Aquino Ducusin ng Hagonoy, Bulacan, Kindus Lucanias, Adilo Aguilar, at si Mr. Ricky Lanza ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Sa wakas po, mag-uumpisa na nga ngayong Biyernes ang PBA, pero meron pa mga team ang namumroblema ngayon, katulad na lamang ng Northport Batang Pier, dahil nga si Jonathan Gray out for the season na after matiring lift patellar tendon ang kanyang injury, na kung saan ganun din ang natamo niya dati. Kaya expected 10 to 1 year ang aabangan natin muli ang pagbabalik ni Jonathan Gray, at marami ang nagsasabi posible na daw ito magpahinga sa PBA dahil nga lagi na lang ito nai-injury. At expected sana ito ni Coach Pido Harensio na makakatulong sa kanyang team dahil nga sa pagkawala ni Robert Bolick Jr. At isa pa, nagdagdag pa po ng wingman ngayon ang Northport Batang Pier, patapos nga mawala si Jonathan Gray, ang PLM na si Lauren or Louis Brill na kapatid ni Lauren Brill nag-sign na po hanggang Governor's Cup sa Northport Batang Pier para nga palalimin ang wingman position. Matatandaan na kuha nga ito ng Meralco Bolt sa nakaraan PBA draft, pero hindi ito nakapirma ng kontrata, at ito na ang chance niya magpakitang gilas sa Northport Batang Pier para mapatunayan niyang karapat dapat siya maglaro sa PBA. At ito pa, isa pang wingman ang dinagdag ng Phoenix Fuel Masters matapos nga mawala si Chris Banchero sa Phoenix Fuel Masters at nagpunta sa Meralco Bolts. Ito po ay si Billy Robles. Marami ang nagsasabi, isa ito sa mga posibleng magpakitang gilas sa Phoenix Fuel Masters dahil nga sa kakulangan nila ngayon ng wingman. At hindi pa tapos, ito pa, nag-sign na po ang 6'8 na big man ng Chera Permajip na si Isaac Go. Pumirma po ito ng 2 years contract sa Chera Permajip matapos nga ang ilang araw na paghihintay ng mga fans. Sa wakas, nagtuloy nga ito sa PBA at hindi na nagpunta sa Japanese B-League. Inaasahan makakatulong ito ngayon sa Chera Permajip sa kanilang kampanya dahil nga sa pagkawala ni na Roosevelt Adams at Matt Ganuelas Roser, isa sa mga malaking role ang gagampanan ngayon ni Isaac Go sa Chera Permajip. Pero alam nyo ba, hindi pa man nakapag-sign ng kontrata si Isaac Go. Meron na mga rumors na sandali lang ito sa Chera Permajip at ililipat na daw ito ng SMC team. Kaya aabangan natin ang mga nasabing move ng Chera Permajip kung tatagal ba ang nasabing big man sa kanila. At ito pa, isa pang kasama ni Isaac Go na posible sanang makapaglaro o nagpumasok sa draft nung nakaraan PBA draft ay si Keeper, rather si Terdy Ravena. Matatandaan, nagbalik ng Pilipinas si Terdy Ravena para sumali sa Gilas Pilipinas FIBA window. At marami ang nagsasabi, baka posibleng umasok na rin ito sa paparating na PBA draft. Isa na daw itong sinyalis na ayaw na ni Terdy Ravena sa Japanese B-League. At inaasahan, posibleng kung papasok ito sa PBA draft, first round pick ang makukuha ng nasabing wingman. At ito pa, isa pang rumors na kumakalat. Alam nyo ba na si Paolo Taha pumirma sa Northport Batang Pier ng 3 years contract extension? Pero alam nyo ba, bago ito pumirma sa Northport Batang Pier, pipirma na daw dapat ito sa Meralco Bolts. Itong araw na to,
Pipirma na sana, kanya lang tinawagan siya ng bossing ng Northport Batang Pier na inopera ng mas malaking offer sa Meralco Bolts na agad naman hindi nagdalawang isip si Paolo Taha na kagatin at bumalik sa Northport Batang Pier, kaya naman nananatili siya ngayon sa Northport Batang Pier. At ito ang bagong pasabog, ang 2015 draft class. Isa sa mga superstar ngayon ay si Chris Newsom. At alam natin si Chris Newsom naghahangad ng isang kampiyonato. Dahil nga sa tagal na nito sa PBA at sa Meralco Bolts, mukhang nagdadalawang isip na ito manatili sa susunod na taon sa Meralco Bolts at magkakaroon siya ng tsansa pumasok sa pre-agency market. Kung pumasok daw ito sa pre-agency market, marami na ang nanliligaw sa nasabing player na superstar ng Meralco Bolts at isa na nga dito ang SMC team, particularly ang SMB. Hangad ng SMB makuha si Chris Newsom dahil nga sa mga nagkakaedad na nitong mga player katulad na lamang ni Chris Ross at Marcio Lassiter. Kaya naman baka ididispatcha na ng SMB ang mga nasabing player at ilipat sa kanilang farm team para kumuha ng mas mga batang player na kung saan karapat-dapat na nilang palitan dahil ang PBA ngayon mabilis nagpapalitan ng mga player at bumabata na. At isa pa, ito pa, ang SMB, marami ang nagsasabi ang kanilang superstar guard na si Terrence Romeo, hindi ito magtatagal sa SMB. At alam natin na saan talaga gustong maglaro nito kundi sa Barangay Ginebra San Miguel. At dinabas nga ito na rumors ni Idol Snow Badwa na hindi nga magtatagal sa SMB si Terrence Romeo. At hanggang ngayon hindi pa nagkakatotoo ang nasabing trade transaction. At alam natin anytime kung gugustuhin ng SMC management na ilipat ito sa Barangay Ginebra, posibleng mangyari dahil nga sa pagkawala ni Stanley Piringel at dahil na rin sa kanyang ACL injury na hindi pa dinideklara ng Barangay Ginebra, napakalaking posibilidad na matuloy si Terrence Romeo sa Barangay Ginebra dahil badly needed na yon ng Barangay Ginebra ang nasabing player. Kaya aabangan natin sa mga susunod na araw ang mga moves na gagawin ng SMC management pagkatapos ng Governor's Cup na kung saan mag-uumpisa na ang PBA draft na kung saan mas maraming mga players na mga bago at bigatin at bata ang darating. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.